Yo, what's up mga kapulido, Genrix Motor Parts. So may problema si sir, nakatatlong bearing na. Kanya motor ay Honda Beat. So itong problemang to at tutorial ko, hindi lang sa Beat, hindi lang sa Mio, hindi lang sa NMAX, sa TMX, pwede sa lahat mangyari to. So ang problema ng motor ni sir ay sorry, SDJ. Lagi siyang nasisiraan ng bearing. Yan yung bearing niya nawawasak. Yung pagkatanggal mo ng axle, malalabas lahat, pati yung laman. So, ang kailangan mong gawin is weldingin para matanggal. So, yun. Lagi siyang nawawasakan ng bearing. 3 times na daw to. So, ganito kasi yung kadalasan na nagiging problema niyan mga kapulido. So, ito nilagay ko na itong bagong bearing. Doon ko na trace na may problema nga siya. Yan, nailagay na yung bago. Kabilaan. Minsan po kasi yan nangyayari is yung bushing sa gitna is nabibitin na sa kakapukpok minsan. So pag nabitin na yung bushing sa gitna, alam mo yung gitna dito sa loob. Pag nabibitin na yun, ang nangyayari, nagkakaroon ng space yung bearing dito sa kabila, papunta dun sa kabila. So pagka nagkaroon kasi ng space yun, pag higpit mo ng axle, ang mangyayari ipipress niya yung bearing para maghalikan ulit sila. Ang mangyayari nun, masyadong mape-pressure tong bearing, papasok, masisira siya agad mga kapulido. So mapapansin nyo, dapat kapag ka nagsarado kayo ng gulong, sir, pag iangat nga. Gaganyan mo. Aangat lang. Yan. So make sure, kung halimbawa, nagpa-vulcanize kayo, nagpapalit kayo ng bearing, after nilang inigpitan, siguro yun yung pre-wheel siya. Pre-wheel siyang umiikot. Hindi yun tumitigil agad. Pero depende na lang sa preno, ha. Make sure na nakarelease yung preno. So yan, tumitigil agad. Ibig sabihin, kung hindi nakadikit yung preno, may problema sa spacer ng bushing. Kadalasan sa mga dikambyo, nangyayari din to sa likod. So, yan. Explain ko lang. Bago niyo po isarado, make sure na itong center bushing is connected dito sa center bearing din nito. Kabilaan silang connected. So, pagkatapos nyo inilagay yung bearing, ikutin nyo to. Dapat, sasabay iikot yun. Ibig sabihin, connected sila. So, yan. Iniikot ko yung kabila. Ayaw umikot nitong kabilang side. Pag sinilip nyo yan, yung bushing sa gitna, hindi nakadikit sa kabila. So, tanggalin natin. Okay. So, ito, tanggalin natin to. So, dahil bago na yung bearing, alalay na lang yung pagpokpok. No choice, kailangan. Lang sir. Bali, ito yung bushing. Ayan, nahukay. Nahukay nga siya. Ayan, dahil dyan sa bearing. Ngayon, kailangan kasi ito mahaba. Ayan, pag nilagay mo dyan, kailangan ka-level siya ng stopper dito. Yung kung titignan, lapit mo. Kung titignan, may stopper ng bearing dito. Ibig sabihin, hanggang dyan lang papatong yung bearing. Kailangan, yung stopper na to is ka-level niya ito. Minsan kasi sa kakapukpok, napuputbud ito or na bumababa. So, kung hindi niya ka-level to, mas mataas to kesa dito, wasak lagi ang bearing mo. So, ganito lang yung simpleng diskarte natin kapag kagantong case. Balik tarin natin na dahil ribaba na siya dito. Lagyan mo siya ng washer. Na kasing taba ng axle. So ito axle. Kailangan yan kasing taba. So yun, ipapatong mo lang dyan.
Tapos pwede mo nang ilagay yung bagong bearing. Yan, sigurado yan. Haba na ulit buhay niyan. So, continue. So, yan dahil may washer doon, hindi mo maiiwasan, iiwas yan eh. So, mababarahan yung daanan ng axle. Kaya bago mo isarado, ipasok mo muna itong axle. Para sure na sentro siya. Yan o, bumangga. Bumangga. So, yan. Yan, pasok. Sok pa. Saan yung 22 ko? Ito. Yan, pag magpupukpok ng bearing, always remember, sa gilid ang pukpok. Huwag sa gitna. Pwede na natin testingin. Nailagay na. So, iikutin ko to. Ayun. Lapit. Sumusunod yung kabila. Ibig sabihin, they are connected to each other. Close na sila. So, ayan. Kahit anong higpit mo niyan dito, okay lang. Kasi connected na sila. So, ayan. Paisalpak na muna natin. Tapos ikutin natin mamaya. Yo, ayan. Okay na. Naikabit na. So, ito yung palatandaan na okay siya. Wait lang, i-release muna natin yung preno. Let's screw. Release muna natin yung preno ha, para kitang-kita ang resulta. So, ayan, paikutin natin. Yun, yun ang dapat. So, may mga gumagawa na minsan sa vulcanizing shop nalaglag pala yung bushing, higpit lang. So yan, pag inigpitan mo to, kahit higpitan mo ng todo-todo, hindi siya dapat mag-stack up. So yan, so okay na yan, magtatagal na yung buhay niya. Shoutout kay sir may-ari. Salamat sa panonood. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na sa ating channel, Pulidong Gawa at Genrix.